What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction tayo sa mga trending ngayon. At siyempre ngayong araw, ang ipinagdarasal natin ang hearing ng ating idol Francis Leo Marcos na sana nga po ay magkaroon na ng linaw kung ano ang nararapat sa kaso ng ating pandemic hero. Ngayon po ay hearing at yung Team FLM naman ay pupunta naman sa Cebu. Ngayong araw din po. Naku po, sabay. Eh si, pati si Sir Dong Batalan ay ewan ko, hindi na yata makaka-attend ng hearing. Pinapaubayan na lang sa mga abogado. Ewan ko kung sino mag-witness. Mga abogado na lang. At ewan ko kung sino ang representative. Ngayon naman, sana si Kaper Di Baarde ang ating representative. Kaso baka ayaw dahil baka ayaw kay Kaper Di dahil tinatalakay niya lagi. Eh bawal daw talakayin ang kaso ni Idol kaya ayaw i-publicize. Ayon naman. At sana nga po ay magkaroon na po ng kalinawan ang kaso na yan ng ating pandemic hero na sana'y makalabas na siya sa lalong madaling panahon. At ngayon dito, ang sinasabi nating trending na pinag-uusapan patungkol sa Made in Malacañang. Ayan guys, at bago tayo magkomento, ay panoorin muna natin ang Made in Malacañang na yan. Kung may mga katotohanan nga ba ang mga paratang na yan. Ayan. Di ba tayo nasanay? 7 assassination attempts. Isang dosena ng kudeta. Anong pinagkaiba nito? Kanina pa lang 6:30 ng umaga, may sinasabi na yung babae sa radyo na wala na raw yung mga Marcos. Sino itong mga kasama natin dito? Aparisyon? Bongbong! Dad! Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Anong gusto mong palabasin? Dad, pinasabugan na po nila tayo. My order is to disperse in a crowd. All the time, Mr. President. Without shooting them. No. So, ang gusto mo, pasabugan din natin sila. Bugan to ng mga ahas! Tingnan mo. Without shooting them. Disperse them without shooting them. Po, ibig sabihin yan ay hero pa si Marcos dyan. Samantalang ang ginawa ni Cory Aquino, 1987 nga ba yun, dahil ako ay first year college na, nandun ako sa science building sa UE, Gastambide Street, Gastambide Street, yung pinaka-street mismo, yung pinagraralihan nila dun sa Menjola Massacre. Gastambide, Legarda, yun, yung mga magkakalapit dun. Pero yung UE, nandun sa gilid ng Gastambide, dinig namin ang mga pagputok ng mga armas ng mga sundalo na ipinaputok sa mga magsasaka. Sa mga magsasaka pa yan, nagrarali lang yan na mga magsasaka. Hindi naman nila hinahangad na patalsikin si Cory dyan. At anong ginawa ng Cory administration? Bakit yan? Hindi ninyo noon inilalathala yan ng katotohanan na yan. Pero dyan sa nangyari sa pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Sr. na talaga namang ngayon may lumalabas na versyon ng Malacañang ay tinituligsa. Ayan, panoorin natin. Nilingkis na nila tayo! Maghihintay na lang sila ng kung kailan yung tamang oras para lagutin yung hininga natin! Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong, palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club! Walang mamamatay dito. Hindi ko kayo iiwan ni Daddy. Bibit-bitin ko kayo sa ayaw niyo't sa gusto. Bakit ba kasi tayo aalis? Kung hindi tayo lalaban, kailangan naman matinitas tayo. Yan yata yung scene na
pinoprotesta ng isang direktor. Kaya mamaya at pupuntahan natin yung banat ni Bay dito sa kay Joel Lamangan na hindi naman daw eh, siyempre sine na yan eh, sine na yan. Kung wala man silang mga torch na ilaw na ganyan, it's either kandila dahil brownout na siguro noon, hindi natin alam. Ako, wala ako kasi sa Maynila noong 1986. February, ay nasa probinsya pa ako. Dahil 4th year pa lang ako, hindi pa ako nakapag-graduate. Pumunta na ako ng Maynila, mga July na, pagkatapos na ng aking graduation. At si Cory na nga ang namamahala. Pinagligtas tayo. Pinalibutan na nila itong Malacanang. Hindi na maintindihan kung sinong pwede pagkatiwalaan dito sa palasyo. We are finally free and we can be truly proud of the unprecedented way we achieved our freedom. In peace. Get them out of the Philippines. Yung sinabing get them out of the Philippines ay maaari nga dahil siyempre ayaw nila o gusto nga ni Pangulong Marcos sa Batak. Batak Paway eh, Paway. Bring me to Paway. Ang ginawa Paway, yung Paway nag pero ano na lang yon, kumbaga istorya na lang yon. Pero talagang gusto ng CIA kasi yan nga ang sabi ni Karen Hodes na yung whistleblower ng World Bank ay hindi naman people uprising ang talaga nagpatalsik. Kasi hindi nila mapapatalsik yan kung walang backup na mga militar at yung CIA. Yun po yun. Tayo makakabalik. Makakabalik tayo. After 35 years. After 35 years nga lang. Ayun. Yun po yung kabuuan ng trailer. Alright, dito naman tayo. Pakinggan natin ang mga banat ni Bay dito. Sa mga banat din ni Director Joel Lamangan at tayo mag-comment. Mga ilang showbiz personality pero ang talagang humarap lang ay isang director na alam naman natin na matagal na ho itong anti-Marcos. Yun, yun ang ano daw, di umano, sabi niya ay biktima siya ng martial law. Eh kung biktima siya ng martial law, di sana, ano na nangyari sa kanya, nakakulong o tinorture o ano, eh buhay na buhay eh. Natural, ang martial law noon talagang mahigpit na maraming pinagbabawal, kaya nga martial law eh, dahil talagang marami ng kaguluhan noon. Kung ikaw ay pasaway, siyempre, lalo na kung anti-Marcos ka noon, eh talagang, lalong-lalo na yung mga demonstrador, yun, ganun lang naman yun. Pero kung ikaw ay abiding citizen, talagang walang mangyayari sa'yo. Doon ka lang sa loob ng bahay mo, walang problema. Pero kung nandiyan ka sa kalsada, nagpro-protesta, ay talaga namang huhulihin ka. Nagkakagulo na nga eh. Di ba? At yan nga yung objectives nila, pabagsakin para gawing pabagsakin si Marcos, ayun, at nagtagumpay na nga, na pinabagsak. At itong si Direk Lamangan, eh, gagawa daw ng pelikula na lalaban dito sa Made in Malacanang. Aba. Alam mo yung Made in Malacanang daw kasi, sabi nung iba, eh, paraan daw ito para baguhin ng kasaysayan. Ah, mag-iispadahan daw si Direk Joel Lamangan at saka itong si... Eh, siyempre, may version ng mga yellowish at yung itong Made in Malacanang, version naman ng mga loyalist at mismo yung pamilyang tinamaan. Kasi,
Hindi naman naglabas yung Aquino ng pelikula eh. Kung ano yung ano nila eh, version nila na nangyari. Eh ngayon may pelikula na version ng 1986. Ay yan na marami. Yung mga yelo lang naman ang talagang magre-reklamo dyan laban sa mga pulahan. Ang pangalan ng director nitong Made in Malacañang, yung isa doon. Ha? Eh kasi daw itong Made in Malacañang kaysa babaguhin daw ang kasaysayan ng mga Marcoses. Yan ang sinasabi nitong Joel Lamangan na ito. Eh, pero sabi ko nga, magkakatalo yan sa presentation. Ha? Although maganda rin, maganda. Maganda naman din na merong ibang kwento. Kasi alam mo, lagi nyo itong tatandaan ho. Ah. Lagi nyo itong isasaksak sa inyong mga kukote. Lagi nyo pong tatandaan ho ito. Sa lahat ho ng kwento, laging there are two sides of the story. Tama, tama. Meron talaga hong magkakaibang kwento. Kahit ho yung chismis ng inyong kapitbahay sa inyo. Ganun. Oh, tama, yung tama. Kwento sa inyo tungkol sa mister ninyo. Laging there are two sides of the story. May version sila. May version din ng mga Marcos. Bago ninyo kagad kayo mag-conclude, make sure na panood nyo ho o napakinggan ninyo ang iba't ibang anggulo ng chismis. Kasi sa totoo lang, marami ho dito sa Pilipinas talagang pinanganak na chismoso. Paano ngayon yan? Ang mga Marcos halos sa buo pa sila. Wala pang nalalagas. Si Ferdinand Marcos Sr. pa lang ang nalalagas. Samantalang yung mga Aquino ay ilan na ang nalagas sa kanila? Tatlo na pinakamamataas sa kanila. Dalawang presidente, ina at anak. Tapos yung tawag nito, yung nagsimula ng kaguluhan na yan. Magmula nung pag-uwi niya. At itong isa, yan na nga yung sinasabi nila nga baka divine intervention na paniningil. Ganyan maningil ang karma na tinatawag sa nangyayari at nangyari na sa mga Aquino. Tapos ngayon, mga supporter, siyempre, nasa kapangyarihan naman ang Marcos ngayon, kaya gusto rin nilang ilabas ang kanilang version sa pamamagitan ng Made in Malacañang na movie. At sana nga, ang ating inaasam din na mga FLM supporter ay ipalabas din yung The Signatory. Ayan, tatalakayin natin yung mamaya. Tingin ka sa kapitbahay mo. Ang dami dyan, yung libangan, chumismis. Yung tuwing hapon talaga sila lumalabas eh. Yung hapon, tatambay sila dyan sa may bangko. Alam niyo yung bangko, di ba? Yung upuan. Tapos magkakwento-kwento sila, di ba? Magkakwento-kwento sila na ang kanilang mga kapitbahay. Hindi nga natin alam kung bakit ganun eh. Alam mo, sa totoo lang, ito lang masasabi ko. Sa Pilipinas, kung ang chismis, pinagkakakitaan siguro ang dami ng mayaman sa Pilipinas. Di ba? Torbic, Banat Bay, sign out muna ako. Naku naman, huwag ka muna mag-sign out. Pang copy, habol ako mamaya. Yun, thank you very much. Ha? Maraming salamat po. Ay, naku po, alam nyo, isa nga ho yan, kaya nga maganda na ako, excited ako, gusto kong panoorin yung Made in Malacañang para makita natin kung, kasi alam mo, itong mga nakaraang dekada, sabihin na natin dekada, di ba? Ang naririnig nating istorya patungkol sa mga Marcos, yung kwento ng mga liberal. Siyempre sila ho ang namuno pagkatapos ni Marcos. So kwento ho ng mga ayokong tawaging dilawan, pero kwento ho yan ng mga media na alam naman nating nakalaban ni Marcos din, di ba?
So may sarili silang kwento. Yun. At the same time, may kwento rin yung mga direktor na at mga artista na di umano daw ay nagkaroon ng ano ng naging biktima ng martial law. So may kwento sila. Dekada na kung nating naririnig yan. Ngayon, maganda rin naman, pakinggan natin yung ano naman ng kwento ng Marcoses. Mga Marcos naman. Tama. Ano ba talaga ang totoo? Dalawang side, pakinggan. Pakinggan natin. Tama. So again, before concluding, pakinggan din natin yung ibang mga kwento ng ibang tao. Katulad din yan, kay Direk Joel Lamangan. Pakinggan natin, malay ninyo. Diba? Basta maging bukas tayo, ha? Maging bukas tayo sa lahat ng kwento bago tayo mag-conclude. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahirap na talaga ho ngayon malaman ng katotohanan. Minsan talaga, dahil na rin sa, ito ho ang ano, ang isa sa mga cons o ng internet, di ba? Social media. Minsan iba-iba na naririnig natin. Diba? Yan na nga, so, kanya-kanyang version. Tuloy timbangin kung ano yung tama o mali. Pero ang importante, pagka tatanungin nyo, kung ano ang talagang tunay na katotohanan, dapat to merong ebidensya. Pag may ebidensya, yun na ating paniwalaan. Pero kung wala hong ebidensya, ituring lang natin tong kwento-kwento. Kagaya nyan, yung Made in Malacanang na yan, syempre, malamang ay si Aimee na rin yan ang nagkukwento. At si BBM ay nagkukwento na rin yan. At dahil buhay pa sila, pati si Madam Imelda ay magkukwento rin diyan kung ano talaga ang nangyari. O, di ba? Samantalang iba naman yung mga kwento nyo, kayong nasa labas. Kasi baka wala kayo sa Malacanang noon, nandun kayo sa EDSA, hindi nyo alam kasi may tao sa may Malacanang, may tao sa EDSA. Ganun po yun eh. Hindi nyo alam kung anong nangyayari sa Malacanang kung nandun kayo sa EDSA. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Di ba? So, tingnan nun natin, ha? O, ito ho yung balita patungkulo dito kay Direk Joel Lamangan na lalabanan niya ang Made in Malacanang. Pasok! Pelikula, laban sa pelikula, balak tapatan ng batikang direktor at martial law victim na si Joel Lamangan ang Made in Malacanang. Para daw labanan ang historical revisionism. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Ang mga tao daw na punta sa Malacanang at sa harap ng Malacanang ay nakasulo. Wala naman kaming sulo ng araw. Wala namang sulo, hindi naman totoo yon. Ano yon? Lamay? Ganito ang banat ng award-winning director na si Joel Lamangan sa trailer ng Made in Malacanang. Ang pelikulang ito kasi nagawa ng director na si Daryl Yap, inakausahan ngayon ng historical revisionism pabor sa pamilya Marcos. Kaya naman si Direk Joel balak tapatan ng Made in Malacanang para raw labanan ang pagbalok. Baka naman puro pa press con lang yan. Direk Joel Lamangan, baka puro press con lang yan. Balak, tutuanin mo. O baka naman puro ganun lang yan. Siguraduhin nyo talagang gagawa kayo, ha? Para talaga makita ng taong bayan kung ano yung pare-parehong ano yung mga kwentong magkakaibang sides, di ba? Saksaysayan. Gumawa sila ng pelikulang katarantaduhan. Pera ng bayan yan. Diyan naman ako medyo hindi ata pabor sa part na pera ng bayan. Sir Director Joel Lamangan, ano ang ebidensya ninyo na pera ng taong bayan yung ginamit doon sa... Kaya nga, ano naman, pera ng bayan, porque gumawa ng pelikula na ngayong presidente na si BBM ay pera na ng bayan yung paggawa ng pelikula. Bakit wala bang producer yung director na yan? Wala ba siyang sariling producer? Tao sasabihin mong pera ng bayan? Naku naman, huwag naman ganyan. Baka pwede kang tawag nito, asuhan ng libel, no? Pag sasabihin mong pera ng bayan, kung talagang may nag-produce yan, ayan. Naku po. Sa Made in Malacanang. Ako, again, di ba, alam nyo naman na hindi ko po kinampanya yan si Marcos. Pero maging fair naman ho tayo. Maging fair din naman ho tayo na, sandali, bakit mo naman nasabing pera ng taong bayan yan? May solicit bang naganap?
na hindi namin alam. Hindi. Bakit mo naman nasabi? So, sana, hindi lang yung ganyan na puro daldal. Nagagalit kayo pag inuhusgahan nyo yung ibang tao na pag puro chismis lang. E ano yung pinapakalat mo na pera ng taong bayan? E di ba chismis lang din ho yan? Unless you have a proof. Show us the proof na pera ng taong bayan yan. Made in Malacanang sa punto de vista ng pamilya bago sila sumakay ng ariplano papuntang Hawaii the last 72 hours. Anong drama yon? Drama ng pagtatake para kaawaan ng tao yung pamilyang yon. At sasabihin ko sa mga tao kung paano yung kung, na hindi totoo ang lahat ng ito. At gagawa ako ng pelikula laban dito. Naku po, naku po. May mga ano pa, may mga ano pa ha. May mga palakpakers pa ha. May mga palakpak pa. Hindi, ayan ha. Ito si Regina Constantino, The Kingmaker. Panoorin niya. Yan, maganda yan. Panoorin diyan. Yan o yung mga dokumentary na merong mga ebidensya. Ang problema ko kasi dito kay Direk Joel Lamangan, okay? Galit siya. Naintindihan ko. Kasi pwedeng totoo yung sinasabi niyang biktima siya ng martial law. Correct ko yun. Pwede. Pwedeng totoo. Hindi ko pwedeng sabihin hindi totoo yun. Kasi siya ay nakaranas. So, ang point lang dito. Kung biktima siya ng martial law, anong nangyari sa kanya? Buhay na buhay. Maaring sinasabi niyang biktima, kung totoo man, dahil nga siguro anti-Marcos siya, nakasali siya sa rally noon, na siyempre, martial law nga eh. Kumbaga, yung martial law ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga demonstrasyon na noon. Eh kung nagde-demonstrate pa sila, ay talaga namang huhuliin sila. Pero, nakita pa naman natin, hindi naman siya nakakulong at hindi naman siya baldado kung ano ang ginawa sa kanya. Tinorture ba siya? Ganun lang po kasimple. Kung biktima siya, eh di sana. Yung sinasabi nilang malupit ang martial law, eh, buhay na buhay. Si Eta Rosales na sinasabi nila, buhay na buhay. Sana, not out of galit yung gagawin niyang pelikula. Hindi dahil galit siya sa pamilya Marcos at mag-iimbento na lang din siya. Sana hindi ganon. Sana ang mangyari, presenta niya yung tunay na nangyari na merong ebidensyang katapat. Kasi kung walang katapat na ebidensya, tulad na rin na sinasabi ninyo, yung Made in Malacanang, parang chismis lang o istorya lang galing sa pamilya ng Marcos, bakit kami kung ayaw ninyo kami maniwala dito sa Made in Malacanang na istorya lang ng mga Marcoses, bakit naman kami maniniwala sa inyo na istorya nyo lang din? Naintindihan nyo natin? Dapat ganun po tayo tumingin ng bagay-bagay sa mundo. Kasi remember, magkaaway yan. Oh. Naturalmente, ang sasabihin niyan, yung pabor sa kanyang sarili. At yung sasabihin din ng isa, yung pabor para sa kanyang sarili. Diba? His words against the words of the Marcoses. So ngayon, sino ang masasabi nating totoo? Kung sino yung magaling magpresenta ng ebidensya? Tama, parang sa korte lang yan. Kailangan, pakikinggan mo yung magkabilang panig. Hindi lang yung panig ng mga Aquino side. Siyempre, ngayon magsasalita na ang panig ng Marcos side sa pamamagitan ng Made in Malacanang na yan. Kaya, yung mga may pagbabaluktot din na talaga namang pinipilit na masama si Pangulong Marcos noon, yan naman talaga sila ang magproprotesta diyan sa Made in Malacanang na yan. 'Di ba? Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang pagpapaliwanag sa bawat side ng isa't isa. Parang sa korte lang yan. Sana hindi lang ho ito for entertainment sake. Okay? Kasi balita ko ha, yung Made in Malacanang, may halong comedy.
Oh, so ibig sabihin nun, mukhang nakakatawa, pero hindi natin alam kung yun ang paniniwalaan ng tao. Kasi remember, yung even yung sa General Luna, di ba, na pelikula, ang daming nakapanood niyan. Oh. Even doon sa part na pinatay si General Luna ni quote unquote ha, na sinasabi nilang si Aguinaldo daw nagpapatay, okay? Eh yun eh ayon sa kasaysayan ay wala po ho yung pruweba. Wala po yung na nadinig ko ito sa isang istorya na in-interview sa TV na wala hong ebidensya. Ito ay saling kwento-kwentuhan lamang. Pati yung part doon na kung saan habang pinatay daw si Luna, eh tinanong ng nanay ni Aguinaldo at sinabing, oh, ba, gumagalaw pa ba yan? O, ganan. Yan ay kwento-kwento lamang. Mahirap po kagad paniwalaan yan. Tapos eh sasabihin natin at doon na lang natin ibabase ang facts. Mahirap po. So sana bago ho tayo ito naintindihan ko kung saan nanggagaling si Direk Joey Lamangan. Malamang talaga masama ang loob niya. Eh kung ikaw nga naman ang mabiktima, di ba? Kung ikaw nga naman ang mabiktima ng martial law, abay malamang sasama ang loob mo. Kaya lang ang akin lang kasi dito, which is again, I'm consistent in saying this. Ha? Ito lang 'yan ha. Kung sinasabi ninyo na ang success ng ama ay hindi success ng anak, ganun din ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. So ang ibig lamang sabihin po niyan simple lang, kung ikaw man ay biktima ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr., abay ano naman ang kinalaman ni Junior doon, di ba? Ganun din po 'yon. Kung successful ang ama, abay kailangan patunayan din ho ni Bongbong Marcos na siya ay magaling din. Hindi pa pwedeng umangkla lang din siya sa galing ng kanyang ama. So kailangan itong anim na taon na gagawin niyang pamumuno, eh dapat niya ho siyang magpatunay na siya ay kasing galing ng kanyang ama. Eh yun ho, it's yet to be seen, di ba? Kailangan pa nating malaman yan. Ha? Kate Hoffman, maraming salamat po. Thank you very much. At sana lang din sa akin, ito, Direk Joel, sana kung makaabot sa'yo, I hope when you present your story o yung movie na sinasabi mo, present it with evidence. Alam nyo kasi kung ipipresenta lang ninyo ng sabi-sabi ninyo, tapos again, sasabi-sabi lang din ng Marcos, no. Sino sa tingin ninyo paniniwalaan? Think! Isip kayo maigi. Eh siyempre, mas marami na yung 31 million sa 14 million. Walang ibang, panigurado ko, mas maniniwala ang tao sa kwento ng mga Marcos. Kaya nga sila nanalo ng presidente. Oh, tama, 31 million versus 14 million na. Diba? So kung akin, ang suggestion ko, kung sakaling maggagawa ka ng pelikula, huwag mo lang daaning sa galit. Daanin mo sa dokumento, ebidensya. Daanin mo sa ebidensya. Yo. Para talagang mamulat ang tao sa nais wala, mong video ipangulat. Na lang ang ebidensya pero ngayon. Kung wala pang gaano video nun. Kwento wala lang din yung ginawa video, mo. Kwento video lang nun. Din yung may sarili kang kwento. Sana. May sariling kwento yung mga tao. Tapos may sariling kwento yung mga Marcos. Hindi na ho ba kayo nadala? Hindi na ho. Sana kung marami na may mga cellphone noon na maraming mga video na mga pangyayari. Wala pa gaano. Ang cellphone noon ay Nokia pa lang. Wala pang mga video. Meron dun yung 8250 yata no na may video. Ngayon, pero hindi na 'yon, hindi na yung 1986 wala pa. Ano na 'yon, yung Nokia na may video, may camera ay mga 90s na. O baka nadala na ang mangyayari lang din dyan eh, mas maniniwala ang tao sa mga Marcoses. Kaya nga ho sila nanalo eh, di ba? Tama! Again, 31 million versus 14 million. Paulit-ulit na sinasabi ito ng iba na babaguhin daw ng mga Marcos ang history. Mali. Itatama ang history, siguro. Yun ang akin dyan. Siyempre, ang history kasi, pinasama nila ng pinasama si Pangulong Marcos Sr. E ngayon, nakaupo na si PMJ, Pangulong Marcos Jr. ay siyempre
meron na siyang karapatan na itama naman ang mga maling paratang ng mga nakaraang administrasyon. Ganun lang po yung kasimple. Nabago na. Kaya nga ho sila nanalo eh. Ayun, tama. Maraming naniniwala. Dahil hindi na ho sila, yung mga tao, hindi na ho naniwala doon sa kwento ng mga liberal. Yun, so, tama. So, madaling salita, nabago na. Tama. Ngayon, ibig bang sabihin nun, masama o mabuti? Hindi natin alam. Kasi sa totoo lang, yung pagbabago na yun, pwede namang ding tama. Pwede rin naman ding mali. Di ba ho? Kanya-kanya ho yan eh. Kaya nga, kung sino yung magaling magpresenta ng ebidensya, yun o ang dapat nating paniwalaan. Yun. Sana eh maging kasi pwede naman nung ano eh, pwede yung style ng General Luna na medyo komedya, pero at the same time papasukan mo ng documentary, papakita mo yung mga ebidensya kung ano talaga yung nangyari. Maglalagay ka ng clipping na ito yung nangyari, di ba? Pag nilagay mo yun, ngayon mas mamumulat yung tao na ito pala talaga nangyari, di ba? Yun lang ang akin. Hindi dahil lang galit. Kasi kung dahil lang galit, matuto na ho kayo. Kasi ho, matagal na ho kayong galit. Pati yung mga kasamahan ninyo, eh mukhang hindi na ho naging effective kay Marcos. Kaya nga ho siya nanalo. Yun, tama. Yun na nga yung ano. Kung gusto niyo talaga. Redemption na tinatawag. Eh this time, eh present the evidence. Ipakita ho ninyo. Palakpakan pa sila. Ang lang po tayo ng producer. Yun lang, patay. Isa si director. So, ibig sabihin, kaya daw pera. Yun. Hanap lang producer. Hindi, ayan. Sa akin, sa tingin ko, kung... Yan yung sinasabi ko. Bakit wala bang producer yung Made in Malacanang at sinasabi mong pera ng tao? Nako, pwede kang malibel dyan. Kung meron naman talaga kayong magandang hangarin at pinaglalaban, meron siguro magpo-produce niyan. Well, tama. Sa mga naglunsad ng ML at 50 ngayong araw sa Quezon City. Layo ng kampanyang ito na itamang historical revisionism tungkol sa martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Paghahanda rin ito sa pagsalubong sa 50th anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Setyembre. Kwento ng direktor, nakaranas siya ng pang-torture noong panahon ng batas militar. Kasama niya sa kampanya si dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Yun lang, patay tayo dyan. Nakulong Taguiwalo. Martial law. Naniniwala kay... si Taguiwalo na ironic o kabalintunaan ang sitwasyon. Sabi ni Danny Fermin, Daniel, so meaning, yung ninakaw ng tatay na ipasa sa anak, di niya dapat angkinin. Akin, ito lang ha, yung regarding dyan, yung mga napatunayang sinasabi nilang nanakaw. Sige, sabihin na natin that there is a decision na merong ill-gotten wealth. Okay. There's a decision in the court. The question is, meron bang patunay na namana ng anak yun? Yung... Yun, nakana mo, bay. May patunay ba na namana ng anak? Ito ang kasagutan niya, no? Ito ang kasagutan yan, bay. Nakuha mo. Ayan, no? Supreme Court decision na yan. Ayan, no? Maliwanag dyan. Na... Kumbaga, eto ah, dali at papakita natin ng buo ito para makita nyo. Pakita natin ng buo para makita nyo. Ayan ah, eto yung sinasabi ko na hindi talaga naibigay kay BBM at kina Imelda yung mana na yan. Yan yun, Supreme Court. Dahil sila ay na-deny. Ayan o, respondents Ferdinand Marcos and Imelda Marcos, decision po ito ng kanilang apila noong August 4, 2009 decision na yan. Basta i-search nyo yan, GR number 130371 at 130855. Basta i-type nyo na lang yung 130371 ay lalabas na po ito. Dahil nga, umaapila sila,
na sila po ang mag-execute ng last will and testament. And name executors din rin. Ayan, oh. Pero, hindi napatunayan na ito, basahin mo ito. Yung part na yan, oh. On the other hand, respondent Imelda Marcos filed her own motion for the reconsideration on the ground that the will is lost and that petitioner has not proven its existence and validity. Hindi po nila napatunayan na nasa kanila yung will dahil sinabi nga na nawala. So, ano ang ibig sabihin niya? Hindi talaga sa kanila ibinigay dahil nga po sila ay inabolish sa last will and testament. Maliwanag po yan. Hindi ko na ipakita na naman yung abolition nila. Ito ipinapakita lang natin. No? Wherefore, for lack of merit, the motion for reconsideration filed separately by Petitioner Republic and Oppositor Imelda R. Marcos are both denied. Na-deny po. Na-deny po sila. Ayan, ah. In view of the foregoing, the instant petition for review is hereby dismissed. So, ordered. Ayan po. Talagang hindi po sila ang mag-execute ng last will. Ibig sabihin, hindi sila ang tagapagmana. Hindi na ibigay kay BBM dahil hindi nga po tanga si Pangulong Marcos na ibibigay pa sa direktang pamilya niya para lang kunin ng PCGG dahil hinahanap na nga po eh. Wherefore, the court hereby appoints as joint special administrator of the state of the late Ferdinand A. Marcos, the nominee of the Republic of the Philippines, the Undersecretary of the Department of Justice, whom Secretary of Justice will designate for his purpose, and Mrs. Imelda Romualdez Marcos and Ferdinand Marcos to serve as such until an executor is finally appointed. Yan. Wala pang executor. Wala pa. To serve as such until an executor is finally appointed. So ordered. Wala po, wala pa pong executor. Kaya nga dito, sinasabi dito na yung may mga claim ay magpakita na. Nasaan ba yun? Nakita ko na ano ko doon na. Hindi ko na makita yon. Yung mga hair ay lumutang na to claim their claim. Nasaan yun? Hindi ko na makita. Basahin nyo na lang po. Kasi nabasa ko yun eh. Alright? Ito po yung nagpapatunay na talagang hindi nga po si BBM ang mag-execute. Ayun. Ganun po yun. Ill-gotten wealth na yun. So yun ang anuhin natin. Ibang usapan no yung estate tax ha. Remember, yung estate tax ay talagang dapat pagbayaran. Dahil yan, utos ng korte yan. Utos ho ng Supreme Court yan. Pero sino? It's final and executory. Utos ng korte yan. Kung diba, sino ang magbabayad? Even yung utang ay minamana ho yan. Diba? Inutos ho yan ng korte. Ngayon, doon sa ibang mga bagay, aalamin ho natin kung meron bang kautusan ng korte na ipabayad sa pamilya ng Marcos. Pag meron, ayan. Tayuan yan. Natin yan. Lagi ho tayo dapat ganyan. Pasong ngayon na isang Marcos ang muling naupo sa Malacanang. Kaya ang pagmamarka ng MLA 50 ay hindi lamang revisiting the past. Pinakamahalaga
ay ang patuloy na pagtindig at paglaban. Labanan ang historical denialism. Labanan ang historical deception. Para naman sa history professor na si Francis Dialogo, noong inaugurasyon pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, ay makikita na raw ang denialism para pabanguhin ang pangalan ng mga Marcos. Yung pagbibigkas niya noong inaugurasyon na sinasabing hindi tayo dapat pakulong sa nakaraan, mag-move on na, pero sa kabilang banda, sasabihin niya na ito yung isinakatuparan, no, ng kanyang ama na kailangan nating dakilain. Forma ito ng historical distortion sa maraming nivel, no? Sa isang banda, sinasabi na mabango ang kasaysayan kahit sinuka na ng sambayanan. Pero hindi naman nagpahuli ang Marcos supporters. Sa Mandaluyong, inulunsad nila ang kilusang nagkakaisang Pilipino o KNP. Tugon daw nila ito sa panawagang pagkakaisa o unity na ilang beses na inulit ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. At tugon sa panawagan ng ating Pangulo na magkaisa, this is for the good of the Filipino people, ang panawagan ng ating Pangulo sa matatag na bagong lipunan. Bukod sa mga kaalyado ng Pangulo, kasama din sa KNP ang ilang social civic groups at ilang dating government officials. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ayun guys, at dito na natin tatapusin ang ating video dahil medyo mahaba-haba na naman. Hindi na yata tayo makapag-shoutout, mahaba ng ating video. Kaya next video na lang po ang ating shoutout. Marami-rami po kasi itong ito na lang kay ang ating yung comment ay marami-rami. Ayun guys, ating ipanalangin. Ito, maganda itong kay Brother Irving Antonio eh. Basahin natin ha. Ito eh. One Kronika. Bakit yan? Ganun ang labas. Kronika. Sila'y nagtiwala at laging dumadalangin sa Diyos. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Ano pat nalupig nila ang kanilang mga kamay, kaaway. Ang dapat talaga nating gawin ay ang magtiwala sa Diyos na sa bawat plano natin ito'y ilapit sa Kanya at hingin natin sa Diyos na tayo'y pangunahan Niya. Iyo, Shelly Anuran, member of EHDC. Ayan naman. Ayan guys, at ating ipanalangin ang tagumpay ng hearing ni Boss FLM ngayong araw na ito. July 22, 2022. Ayan po. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV, lagi lang sumusuporta sa ating pandemic hero Francis Leo Marcos. Tayo'y magbabalik.